Hi, this is your Tita Martha. Welcome to my channel, my son Insoy at iba pa. Today, yan, mag-walking na naman kami ni Marcos. Kasama na naman namin si Tigger. Yan. Laging kasama yan eh. Maganda po ang panahon ngayon. Yan. Medyo makulimlim lang. Dito lang po actually kami sa aming dryer. Alam, meron nagbibilad ng ano, palay. Dito lang kami maglalakad-lakad. Kasi gusto niya maglakad-lakad. Kanina, kakatapos lang niya nagpaligo siya. Tapos ngayon gusto niya maglakad. You might be wondering bakit sinusunod ko lahat ng gusto niya. Hindi actually lahat ng gusto niya sinusunod namin. Pag bawal sa kanya, hindi namin sinusunod. Pero pag sobrang init na, tapos gusto niya maglakad sa labas, hindi namin siya pinapalakad-lakad sa labas. Dito, lalabas kami, pero dun lang kami sa may shade. Pero ngayon, since magandang panahon, maglalakad. Ito po si Marcos, oh. Papakita ko po sa inyo. Yan. Yan po si Marcos. Dito lang kami, ikot-ikot lang kami sa ano ngayon. Kasi, yun ang sabi ng papa niya. At saka nakapantulog pa ako. Kanina, after ng live ko, nag-live kasi ako kanina, early morning, alauna. Tapos, after ng live ko, after namin kumain ng breakfast, naka-idlip ako. Kaya hanggang ngayon, nakapantulog pa ako. Yun. Ayan si Tigger. Lagi yung kasama namin. Yun. Mag-iikot-ikot lang po tayo dito sa aming dryer. Para at least maka-exercise po yung mga kasu-kasuan. ni Marcos, mga legs niya. Okay, 5 minutes, 10 minutes. Maglalakad-lakad po tayo. Ang ganda din po ang lugar ng gira. Naririnig niyo po yun yung mga baboy kasi may piggery po dito sa likod namin. Sa brother-in-law ko po yun. Yan. Dito din po kami nagbibilad ng mga mais. Eh, ngayon, hindi na puting harvest, kaya wala po yung nagbibilad ngayon. Ang palay, meron nagbibilad, yan. Kumbaga, nagre-rent sila dito. Pag, kunyari mais, nagpa-sealer din sila. Tapos, magbibilad sila dito. Ang ano is 70 centavos per kilo. 'Di ba? Amura pa.
Tapos, itong palay, since bilad na lang siya, ang singil dito sa kanila is pag matuyo na siya ha, is 50 centavos per kilo ang ano. Kung kunyari, nauga ito ng 500 kilograms, 250 pesos ang ibabayaran nila sa amin. Yun. Ganun po yun. Ito po yung dati kong tindahan. Naisarado ko po yan kasi, dati dyan din kami nakatira. Yan. Naisarado ko siya kasi lagi kami pumupunta sa Malaybalay. Kaya kailangan namin ipa-therapy ito si Marcos. Yo, pero kasi kung hindi namin siya pina-therapy, hindi po siya makakalakad. Kasi yung kanyang right side niya parang na-paralyze ba. Hindi niya magalaw dati. Pero thank God, ngayon nakakagalaw na siya. Yun. Opo, oh, rubber din po yan. Mga rubber trees. Naiingay ng mga baboy, no? May piggery kasi dyan sa likod, eh. Yun. Simple lang ang buhay dito sa amin. Deja vu. Parang nakita ko na siya kanina. Kumaan. Yun. Simple lang po ang buhay dito sa amin. Actually, kanina pa mga gising ng mga tao dito. Naman, Marcos. Nga naman, nabang sabi ay si Ha? Wala pa ako kagawas-gawas eh. Wala pa na ako na inan. Nasaan na ba ako? Ayun. Pag-una ko kay Marcos. Gusto ko siya kuhanan kasi. Yan. You call Tigger. Ang kagandahan dito kay Marcos kasi hindi siya naglalakad-lakad sa kalsada kung hindi niya ako kasama. Yan ang sound ng probinsya. May mga baboy, may mga manok. Kung ano-ano ang maririnig niyo sa sound ng probinsya. Ingay ng baboy, no? Kasi tingkain nila. Yan po. Hanggang dito na lang po siguro. Sana nagustuhan nyo ang pakikipagkwentuhan. Na gustuhan nyo po ang mga pinagsasabi ko dito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell para po ma-notify kayo kung meron akong bagong uploaded video. Tapos may tanong po kayo sa
tungkol sa farming or anything, or you want any ano about provincia, buhay probinsya, just comment down below para magawan po natin ang video. Anyway, this is your Tita Martha saying happy Maisan everyone. God bless us all. And always take care. God bless. Bye.